Yes. All right, ito na ating laban. Second series, OK Sports versus Good Boys. Na dapat third series na natin. Yes, syempre, ito na. Hi, simulan natin ito. Dito naman, Omsim! Omsim! Oh. At eto na nga mga kaibigan tayo sa ating drafting session ng ating Hockey Sports laban sa ating Cute Boys Best of 3 Series Game Number 1. And as you can see mga kaibigan, ako. Yun, syempre. Bootcamp versus bootcamp to, yako. Grabe yung liwanag dun sa bootcamp ng Hockey Sports. So talaga nakatutok dun sa logo. Nakatutok talaga, kala mo pwede kang magdasal dyan eh, no? Ako. Grabe naman yan. Ito, cute boys natin. Ito, yung mga cute, no? Yun, no? Uy, grabe naman. Cute. Yun, no? Ito, malupit to mga cute boys. At OK Sports, syempre, matinding laban ang ating masasaksihan sa dalawang to. Ito na, best of 3 series, game number 1. Yes, nako, game number 1 nga, mga kaibigan. Tignan natin kung sino bang unang mamamayagpag at sino bang magpapadaig dito sa ating bakbakan, mga kaibigan. Best of 3 series at ito tayo sa ating game number 1. Link ban para sa Cute Boys. Samantala, first pick para sa ating Hook Esports. They can pick Johed, wala pa lang Selena. Johed, Matilda, or Eudora, mga katambay. But there you go, mukhang Matilda na nga ang gagamitin ng Hook Esports. Samantala, Cute Boys, for your first and second pick, they can get Johed, mga kaibigan, or Popol and Koopa for their tank. And they can get Lancelot, mga kaibigan. At eto nga mga kaibigan, third pick para sa Oak Esports, Hayabusa. Hayabusa Corp mga kaibigan, samantala para naman sa ating Cute Boys for your third pick mga kaibigan, they can get Lancelot or Claude. Kaso may Hayabusa na yung Oak Esports, so medyo hirap. So let's see. Ito na, third pick ng Cute Boys. Nako, game number 1 pa lang pala to. Oh, total din makamigiti. Yan oh. Ayun nga, napakalupit nga mga kaibigan. Uy! Cheater mode. Movie marathon ng dating ang mga katambay. Grabe naman, napakalupit. At ito nga tayo para sa ating last ban ng ating Oak Esports. Grabe. Uy, Eudora, binandito mga kaibigan. Samantala, fourth pick para sa Cute Boys mga kaibigan. Wala pa silang core. And it seems like they're aiming to get this Kimi. Kimi Doray. Ito na, Kimi nga yata pick para sa ating Cute Boys. Para sa kanilang fourth pick. Cute Boys. Uy! Nako. Ito mga kaibigan. Claude pick na nga para sa sa ating Cute Boys. Samantala, fourth and last pick ng Oak Esports. Nako, medyo mahihirapan to. Hayabusa up against sa ating Claude. You know naman na medyo mahusay ang isang Hayabusa laban sa isang Claude mga kaibigan. Samantala, Alice and
Uranus naman ang pinick nga dito ng ating Oak Esports para sa kanilang fourth and final pick. Samantala, eto na nga. Oy, thank you so much, Arnel Ong. Go Cute Boys! Thank you so much, 100 stars. Yun oy! Na. Eto grabe. Na, simulan natin to ang ating game number 1, best of 3 series, in 3, 2, 1. Let's go! Eto na nga. Eto na, Yako! Bakbaka na! Yes, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Eto na ang ating laban, Oak Esports versus Cute Boys para sa Best of 3 Series, game number 1. At syempre, para lalo kayo mag-enjoy, download na, like, collect nyo, like natin lahat. Na-like ka up at may post nga tayo. Ayan. Para sa side ng ating... Eto na! Bakbaka na! Yes, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Eto, tunay na bakbaka na nga ito, Oak Esports vs. Cute Boys para sa ating Best of 3 Series, game number 1. At syempre, para lalo kayo mag-enjoy, download na, like, collect nyo, like natin lahat. Na-like ka up! And yes, please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV para sabay-sabay nating mabot ang ating road to 100K! Yes, let's go, let's go, let's go! Eto, syempre, pakilala ko muna ang side ng Oak Esports. Eto, Daria, gagamit na Matilda. HG naman, gagamit na Uranus. Yves naman, para kay Mumukid. Kana, gagamit na Alice. At Kuneho naman, para sa kanyang Hayabusa. And syempre, para sa edema po ng ating Cute Boys, nandito po si Savage ang gagamit ng ating Lunok, si Kenzie, para sa ating Jawhead. PC ang gagamit ng ating Glue. Telemwayan sa kanyang Claude. At si Mama Coco Shit para sa ating Harley. Ayun, yes. Syempre. At ako. Eto na nga, umpisa na ng ating pangalawang serye ng gabing ito. At syempre, tatlong serye pa ang nag-aabang sa atin, mga katam. Syempre, enjoyin natin itong mga laban na to para masaksihan natin kung sinong magwawagi at sinong mananatili sa ating qualifiers ng yes. Tambay League Season 10. Nako, Yako, napakalupit nitong dalawang maglalaban sa atin. Ang Oak Esports at Cute Boys talagang dikdikan to. Yako, this is a game to watch indeed, mga kaibigan, ng ating mga katambay. Grabe, mainit ang magiging bakbakan. Pero eto nga, pinasok na ang ating Claude Bahabia. Claude running low. Pero wala nang follow-up damage, makakatakbo na yan, mga kaibigan. At hindi nga siya mabibigyan doon. Naku, napakainit ng ating mga kupunan. Early stage of the game, talaga nagkakatansyahan muna, mga kaibigan. At naku, maya-maya lang, makakakita tayo ng matinding bakbakan dito sa ating Turtle Pit. Tama ka dyan, Yako. At eto na nga, 20 seconds away para sa ating unang turtle na laban na to. Nakapuesto na nga ang ating tropa na si Kuneho dito. Pero sa taas, HG trying to make sure that he will zone out the position of Feezy here for the side of the Turtle Pit. Pero ang ating tropa dito na si Mama Coco Shit nag-aantay na nga rin. So, match na match to ang dalawang to ito. Shadow kill, gagamitin na ba? Pero hindi, tinakot lang para magamit nga doon ang Trickster na hot dito ng ating tropa si Mama Coco Shit. At bantayan lang dito, mukha sa gitna, nagkakaroon ng bakbakan dito, nagkakatansya. Pero yung ejector, ginamit lang para mausog yung wagon. Pero shuriken ang kikitil sa buhay ng wago na yon. Yes, Yako. Eto na nga, nakalabas na ang ating turtle, mga kaibigan. And I think magkakaroon na matinding bakbakan dito, mga kaibigan. Dahil both teams, hindi hahayaang makuha to ng ganong kadali lang ng bawat isa. Eto na, mga kaibigan, nagkakatansya na pwesto 1 na. Pero 4v4 situation dito nga sa may turtle pit, mga kaibigan. Pero wala pang nauuna. Walang gusto mag-initiate dito sa unang turtle ng ating bakbakan, mga kaibigan. Si Joey dito, nangawit na, kakaikot-ikot, kakalakad-lakad, mga kaibigan. Pero siya pa ang magsisimula nga ng ating turtle. Nako, at eto na nga, mukhang nagkakatansyaan na naman itong dalawa to. Walang maunang mag-initiate unless someone will be pick off nga dito sa ating larong ito. Pero ito, ang ating tropa nga si Kesty dito, nakasama pa si Mama Coco Shit, at binabanatan na nga nila dito ang ating turtle. And let's see if there will be a challenge kasi medyo malayo pa si Kuneho dito. Eto na nga, Kesu Dibola, ginamit na rin ang tropa, and that is an easy turtle for the side of Cute Boys. Quattro Canto sabay ng Blood O dito, pero takbuhan nito Feezy, naubos na yung mga alaga ni Barney. At ito,
Takbuhan na muna sila Conejo kasama sila Kana dito. Yes, nakuha nga ng ating cute boys mga kaibigan ng ating turtle. Pero wala pang napipick up, wala pang first blood, wala pang casualty dito sa ating bakbakan. Grabe talaga ang disiplina na pinapakita. No overcommitment yet mga kaibigan. That's why wala kang napipick up dito. Ito talaga ang matinding bakbakan. Yan talaga naman dikit na dikit. Early stage of the game mga kaibigan. As you can see, 8,800 both golds natin. Yung. Talaga namang hindi nagkakalayo yan mga kaibigan. Not unless someone will be pick up for each and every side mga kaibigan. At eto na nga, sa nababa natin, si Taria dito nakapuha sa Sinai 1 with Blazing Duet. Ito para maubos ang mga minion waves. Pumasok nga dito na maaga, pero Bloodhound still active. Unstoppable Force Combo. Ejector, wala na tama. Bumalik pa nga dito ang ating tropa si Cuneo. Shadow Kill, ginamit na rin ng ating tropa. Magkakabakbakan ba? Pero ito naundog na nga with the Circling Eagle. Deadly Magic, ginamit din doon. Poker Strike, ginamit na rin. Pero nag-recall ng onti dito si Kessy. Sabay uwi na rin sila. Wala na naman casualty at malungkot na naman ang St. Peter sa kanila. Grabe naman niya ako. Napakahaba ng engagement ng rally na yung mga kaibigan. But still, walang na-pick off dito. Wala. Mga kaibigan, talagang tansyado nila ang damage at syempre ang HP ng kanilang mga heroes, mga kaibigan. Tama. Therefore, alam nila kung kailan sila dapat umatras o mag-counter-initiate dito sa ating bakbakan. Pero eto, Yako, mga kaibigan, nakawan nga ng blue buff dito sa side ng ating Oak Esports at ang ating IBCO contest ba? Hindi na. Hahayaan niya na, Yako. Hahayaan niya na again. Kagaya ni Hayabusa dito, si Cuneo nakapuesto, si Tarius na. Bukay naantay na. Si Telemoyen kasama si Kessy dito dahil ang ating turtle palabas na less than 25 seconds. At syempre nakapuesto ejector dito, hindi makagamit smart mason lang. Still active ejector dito. Nakawala mababato dahil nag-iingat nga dito ang Oak Esports. Parehas nag-iingat. Yes. Almost 5 minutes into the game, wala pa tayong casualties ngayon nangyayari. Pero si Kessy pinipilit niyang gusto makapitas. Ejector, may mababato ba? Pero wala na muna. At tansyahan ng lakas at mukhang ang ating turtle ay babakbakin na naman ng cute boys dito. Grabe ang pag-iingat both teams natin. Yako talaga namang bago tumawid, look to the left and look to the right. Ayun. Point to the east and point to the west mga kaibigan. Both teams natin, eto na nga, binabanatan na ang ating turtle dito ng ating cute boys. But Oak Esports is here with the 4 katos sila pag nga dito. Magkakapatay na sa wakas mga kaibigan. Eto, Circling Eagle nga, together with the Shadow Kill combo, nakuha nga dito ng ating Oak Esports ang ating turtle at dalawa pa ang bagsak sa ating cute boys. Nagkakabakbakan pa rin dito pero nag-atrasa na 21 Savage o 24 Savage pala rather. Ay, nandito nakapuesto Shadow Kill na gamit na. Kaya nag-Shadow Clone na siya para makatakas na HG. Iatalas na lang rin yan. At Ice Queen 1 naman para kay Momokid, para solid na yung 4 antos niya mamaya. Yes, grabe, napakadikitan talaga ng bakbakan natin dito. Talaga naman dikalibre both teams natin mga kaibigan. As you can see for our ating killing mga kaibigan, 2-1 pa lang. Nako, 5 minutes na sa ating bakbakan. Unlike pag iba naglalaro Yako, umaabot ang 20-30 ang ating killing mga kaibigan. Pero kita niyo naman, disiplina na pinapairal both teams natin. Walang tumatawid ng ilog dito mga kaibigan. Dahil medyo delikado naman talaga. Pero ito, Alice with the blood oath, papasok ba? Pero hindi niya napapasukan yan. Medyo delikado siya dyan. This will be ito a 3-B to situation. Pasok ang Blazing Duet combo, Deadly Magic ang bagsak dito agad si Momokid. Grabe naman yung damage ng Blazing Duet together with the Deadly Magic. Talagang wala kang takas. Kung makatakas ka man, mamamatay ka habang tumatakbo ka. Oh yes. Tama yan mga kaibigan, no? Parang i-delay mo lang nga ang inevitable na mamamatay ang iyong character oras na tinamaan ka ng black magic dito plus the additional damage mga kaibigan dahil para tong si, ano, si Netro Post mga kaibigan. So kung ano yung magiging damage sa'yo during nga doon sa multiply yun. Yes, multiply nga yung magiging damage sa'yo. Kaya kakalahatiin lang ang buhay mo, Yako. Definitely. Tama. May kalalagyan ka na sa ating Harley mga kaibigan. Pero eto, mukhang balak ng bumasag ng tier 1 turret ng ating cute boys mga kaibigan. But Alice is here with the blood oath. Tignan natin. Pinasok na nga dito with the Ube Ejector combo and Stabble Force. Bagsak nga dito ang tropa si Kana dito. Mabibigyan ba Blazing Duet Palace? Sabay. Camouflage na dito ang mga tropa. Shadow Kill. Gagamitin ba? Mukhang delikado dito ang isang tropa pero napalalim siya. Pero patay pa rin dito. Oh! Tropa si Telemoyan. 4 antos. Ginamit na nga rin dito pero makakaligtas ba si Kessy? Buhay pa rin siya sa sitwasyon na yun. Mahusay pagkakaligtas na yun mga kaibigan. Walang flame shot dito ang ating mga tropa kaya hindi na mabibigyan. Pero grabe naman yun, muntik pantamaan and basag na nga tier 1 turret ng ating cute boys. Nabasag na yan ng Oak Esports. Grabe ang ginawa nila, respond nito matapos silang ma-pick up pa ng isang Alice. Sumagot sila ng isang pick up plus a turret mga kaibigan. Grabe, 3-3 nga po ang ating scoreline. Tablado tayo 20,000 sa kaperahan dito. Yung. Talagang di nagkakalayo mga kaibigan. Palitan bigkas, dikit na dikit. Parehas magaling, parehas malakas. Ayun na nga ito si Kessy dito. Nakaapakan na slide na pawarong kaya medyo bumagal siya. And 100 seconds away na lang. Inaantay natin para lumabas ng ating own alert sa laban na to. Pero HG still making sure
The Dominion Waves will go to their side para nga siyempre siya ay makadalaw. At unti-unti niya binabuhasan ng ating Tori dito at sabay backdoor na naman ang mangyayari. At nako, mukhang dito sa gitna natin magkakaroon. Medyo pulado mga tropa ng Cute Boys dito sa nangyayari. Yes. Na collision at nagamit pa nga shadow kill ni Conejo doon. Let's see if this will be an easy turret for the side of Oak Esports. And there you go, real world manipulation nga. Ginamit na nga rin dito para masecure na ang ating turret para yes, sa side ng Oak Esports. Gandang play nung Yako. Talaga nila pag nakagad ang 4 katos para syempre mapigilan na ang Cute Boys na pumasok doon sa range na yun. Therefore, yeah, makakuha nga nila ang ating tier 1 turret. Pero eto, 65 seconds, lalabas na ang ating unang Lord and definitely magkakaroon ng isang 5v5 clash dito sa ating Lord Pit. Pero grabe ang depensa at opensa na pinapakita both teams natin. Na-ejector nga rito ang Hayabusa. Hayabusa running low, mga kaibigan. Pero tinipid niya pa nakapirasong konti rin ang kanyang shadow kill. Hindi niya pa binitawan. Mukhang meron siya pinag-iipunan. Pero Cute Boys, nakabasag na ng tier 1 turret dito sa ating top lane. At dyan, ang unang toring mababasag nila. Mukhang balak pa sundan kagad ah. Mukhang balak pa nga sundan. Pero mirror image out ang ginawa nga dito na ating tropa si Telemwayan. Ang ating Lord. 30 seconds na lang. Ngayon natin dito bago siya lumabas. At mukhang ano ha, pantay na pantay talaga ang laban ng dalawang kupunan na to. Sinasabi ko na, and I can see that this is going to be a game number 3 dahil wala magpapatalo dito. Talagang all out ang mangyayari. Yes. Pero let's see kung papaabuti nila to talaga. Kapag kasi nakuha mo na yung momentum sa game number 1, syempre hindi mo na haya makuha yan. Pero shadow kill, nagamit na nga rin dito ng mga tropa. Ejector dito, patay si Conejo. Oh! With that combo of the poker trick, talagang wala pupuntahan si Conejo sa sitwasyon na yon. Medyo ang asim niya doon, Yako. Yes, he managed to get that blue buff, mga kaibigan. Pero kabuhay naman niya magiging kapalit. I think that is not worth it, mga kaibigan. At eto nga, steady power ang binitaw na rito sa ating Alice. Pero, nako, medyo nasa mali yata yung pagkakabitaw doon ng ating Alice, mga kaibigan. Kaya pero yun na. Damage. Eto na, nagkakabanta na nga sa ating Lord. Grabe naman dito yung damage ng Queso de Bola. Talaga pinasok ni 24 Savage dito. Slide the porong, ginamit para ma-slow siya. Unstoppable force combo with the Blazing Duet. Patay nga dito. Winter Trancho nasagot. Pero patay ata si 24 Savage. Pero he still survived, but not enough. Forward the side ng ating tropa dito. Shutdown nga sa 24 Savage pero inahabol pa with the deadly magic. Nabuhay pa rin dito ang ating tropa na si HG. At ito si Conejo re-respondi pa pero hindi nangungulit lang siya dito with the shuriken and the shadow clone. So tingnan natin ngayon kung ano magiging sagot nila dahil ang ating Lord magmamarcha nga ito sa ating bottom lane. Yes. Nako, eto Yako, binabasag ng tier 1 tower sa ating mid lane and I'm pretty sure isusunod nila kagad ang tier 2 dito, mga kaibigan. Dalawa lang ang DDPS sa side ng ating Oak Esports. Ago pa nga ng blue buff dito, mga kaibigan, ng ating Harley. Pero nag-atrasan sila, Yako. I think ihintay nila muna ang ating Lord. Therefore, makuha nga ang attention ng ating Oak Esports na dumepensa dito sa ating top lane para magkaroon sila ng pagkakataon na basagin ng tier 2 turret dito sa ating middle lane, mga kaibigan. Pero nandito tatlong miyembro ng ating Oak Esports trying to defend this tier 2 turret, mga kaibigan. Pero hindi sapat nga yan. Yes. Dahil basag pa rin yan. Grabe naman dito yung ating sound wave ng ating tropa si Telemwayan dito. Napakasakit na nga ng ating Claude. Talaga matitikman yung Blazing Duet combo niya. Even though if you have a shallow kill here, paglapag mo talaga sa lumulahat ng bala ng ating tropa na si Telemwayan. At ito di patapos dahil ang ating Lord buhay pa rin. Ejector is ready. Pero ang unstoppable force ginamit ito para mabalikan Roger Knack. Oh! Ang ating tropa si Uranus nga dito. Nabigyan na nga with the Blazing Duet combo. Circling Eagle ginamit pa rin dito pero patay pa rin. Ata pero nakaligtas pa rin siya. Nasakyan pa dito ang ating tropa na si Momo Kid. Oh! Tapos lang na siya. At grabe na may pinapakita dito ng ating Cute Boys. Talagang galit na galit. Ito, na-stun at napatay na nga ang ating Lord. But still, the side of Cute Boys still aggressive on this side. And they will just return to their position to wait for another Lord for them to have a chance to close out this game against Oak Esports nga. Pero eto, Yako, mukhang may aggression pa sa ating middle lane. Nagbabalak yata silang bumasag dito. Mga kaibigan, tatlong miyembro di depensa sa Oak with the blood. Ang ganda ng ejector nun. Pero yun, napatay na nga dito with the burst down dito. Pero pagsak na rin dito ang ating tropa na si Joy. Pero yung mortality siya, Blazing Duet combo with the poker trick. Patay nga dito, hinigo pang buhay. Grabe mga bala. Naparitorn pa dito with the mirror image ang ating tropa nga na si Telemwayan. At sunod naman ang bottom turret dito. Grabe pinapakita dito na discipline ng ating Cute Boys making their objectives muna bago tayo magpatay ang 4 kantos sa labas ng atin dito. Pero nasakyan nga dito ang ating tropa na si Taria. Delikado siya. Bagsak na siya. Immortality is still alive. And there you go! Cute Boys will take game number 1! Yes, congratulations po sa ating Cute Boys, mga kaibigan, para sa napakagandang bakbakan na ating nasaksihan. Pero definitely maghaharap pa sila para sa ating game number 2 because this is a best of 3 series, mga kaibigan. And syempre,